So, konnichiwa minasang, welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks. And for today's video is nakapag-trade ta episode 12. And muna ito ang trade karon is divergence gyapon, no? Is natay na ispatan nga divergence sa 5 minute time frame, which is kani. Pero hipit na nga ito ang entry point, no? Kaya naka-entry ta diri dapit. So ang atong entry zone is kani, and then pagbalik sa market dere ning tanata sa 1 minute time frame, which is kani nga area. So napa-entry ta dere dapit, no? So mauni siya unya karon kaning baba, unya naay news kaganina, high impact news. Ang result is balance, o para nako balance lang ang isa kay bullish, ang strong ang gold, strong ang USD niya, ang isa kay weak ang USD. So ako abaw kung ano. So mo ni atong entry ron, medyo ipit pa. Stop loss na ko is na around 40 pips. Take profit na ko is 100 pips. So opta ka ba no kung unsay dangatan ani atong trade garon. So negative ta og mga negative tag $1. Nako bearish yun ang ko ano. Uy, mentag musaka na, no? Mentag gigrab ran yang liquidity dre, no, sa tua sa mga bull buyers niya. Tuloy-tuloy na siya pataas, may tag masuportaan sa mga buyers ani nga candlestick, no. Niya, tuloy-tuloy na pataas. Basta atong stop loss is above lang dire. Pag naay candlestick mag-close above ani nga zone, so wala na, invalid na tong setup. Okay, my god, gibalik ka na sad ta. So update mo niya kung sa may tabuhan niya itong trade, either loss or win. A few moments later. So update ta sa ito ang trade garon, which is napaklose ko sa ito ang trade and nag-loss ta 3 pips. So gamay ra itong loss karon, no? Nag-loss ta og 3 pips. 3 or 4 pips. Kay ang itong ipaabot is ang kaning news sa kanang kuan, last news sa crude oil inventory. So mo na yung last nga news, no? So alauna, and then ang result is weak ang strong ang USD. So possible na mag close sa possible na mag bearish ang gold. So nahadlock ta sa news nya atong napanid-an kaganina, dudugay kining kuan ang mga buyers, no? So diri kani 10, 15, 20, 25, 25 minutes as in wala kayo ka hatag og impact ang mga buyers. So kung adto gid siya sa tong bias ron, wala. Okay ra. Lipay ta kayo. Madto siya sa tong technical analysis, no, bias na to technical analysis, pero kung dili, okay ra gyapon kay nice atong decision nga napa-close ta tungod sa fundamental analysis nato, no, tungod aning news. So kasagaran news is strong ang USD, so possible na mag bearish ang market sa gold, and yeah, bearish gyapon ang gold, so delikado. So nag-loss ta karon og 3 pips. At least so ato ang current balance is 78.57. so wala na sa ikayo impact, at least wala kay impact ato ang trade karon sa ato ang account, no. Ambot lang mag re-entry bakog balik, or depende, murag daily na kap, murag lisod na. Ganahan ko mag re-entry o balik around this area on dire. Mali. Dire. So ganahan ko mag re-entry balik dire. Yeah. Then gamay na lang kaya tong stop loss. Possible na. Na. Pero murag delikado gihapon man. Wala, maniid bata kung unsay kuha na to, unsay dagan, anino. Pero hinay gihapon ang market ron man. So, update mo niya kung makare-entry tabalik or dili. Okay? A few moments later. Kapoy na magpaabot. So, murag maura to. Ito, trade ka na ng gabi yun na. Kaya kapoy na paabot, laon na, medya na sa laon. So, mauro to itong episode 11. May nag-loss ta kay tungod sa news nga ang result is weak ang, strong ang USD. So, pag strong ang USD, possible na mag-bearish ang, kung ano,
ang gold market. So wala mo to, napaklose ta after sa news. Kaya kaganina sa high impact news is wala kayo impact sa mga bullish kay lagi strong ang gold. So daghan ang nagsell no. Karon mo nagipit yapon hinay kayo ang movement sa market laon na imidya nas kadlaon. Duty patawag ma. So update ta sa toang account ron is naanata sa 78.57. Naglost tag 3 pips. So naglost tag 30.35. So not bad. So thank you so much for watching. Don't forget to like my video. God bless. Boss Freaks.